Pasikretong umuwi ang Pinay na OFW para sana sorpresahin ang kanyang asawa. Pero pagka-uwi niya, ay siya pala ang masusurpresa dahil sa nadatnan niya. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang sakripisyo ng isang OFW. Magpipitong taon nang magkarelasyon sina Ted at Erica. Nagsasama na sila sa iisang bubong at nagrerenta ng bahay para may matuluyan. Tindera ng isda sa palengke si Erica. Samantalang si Ted na may isang tricycle driver. Noon pa man ay gustong-gusto nilang magpakasal para mabasbasan na ang kanilang pagsasama. Isang malaking kasalanan kasi na nakasulat sa Biblia kapag nagsama na sa iisang bubong ang babae at lalaki na hindi pa naikakasal. Sa halos 7 taon nilang pagsasama ay hindi pa rin sila nabibiyayaan ng supling. Silang dalawa ay nagpatingin na rin sa doktor pero wala naman daw diferensya o problema sa dalawa kaya naisip ni Erica na siguro'y hindi pa iyon ang tamang oras para sa inaasam-asam nilang anak. Ted, may extra ka ba dyan? Magbabayad kasi ako ngayon sa kuryente tubig natin eh. Pero kulang ang kinita ko kahapon sa palengke. Wika niya sa asawa isang araw habang problemado niyang binibilang ang pera sa ibabaw ng katre. Wala din ako dito eh. Sobrang tumal ng pasada nitong mga nagdaang araw. Tapos may kailangan pa akong bayaran araw-araw para sa renta ng tricycle. Pasensya na mahal ah. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Kukuha na lang siguro ako sa naipon natin para sa kasal. Mababawasan na naman yun. Ganun talaga. Wala naman tayo ibang magagawa dahil kulang talaga tong perang kanina ko pa binibilang. Huwag kang mag-alala. Pasasaan ba't makakapag-ipon din tayo ulit? Magpapakasal din tayo. Ngiti ng dalaga sa nobyo. Pilit na ring napangiti si Ted at napahinga ng malalim. Pasensya ka na mahal ah. Kung hanggang ngayon hindi pa rin tayo naikakasal. Ginagawa ko naman ang lahat eh. Pero wala talaga. Ano ka ba? Ang aga-aga pa para magdrama ka dyan oh. Ayos lang, makakapaghintay naman yan. Sige na, mag-ayos ka na dyan para makapasada ka na. Ako naman, dediretso na ako sa palengke pagkatapos kong bayaran ng tubig at kuryente natin. Tumango naman si Ted at hinalikan sa noo ang nobya bago nag-ayos at gumayak. Habang si Erica na may inaayos na din muna ang perang gagamitin niya bago siya umalis. Maaga pa lang ay medyo mahaba na ang pila kung saan sila magbabayad ng kuryente kaya kamot-kamot ni Erica ang sariling ulo na naghihintay sa kanyang turno. Sakto namang dumating ang kumare niyang si Jessica na sa pagkakaalam niya'y galing abroad. Uy, Jessica, mare! Tawag niya dito na siyang ikinalingon naman ito. Maring Erica, bakit ka nandito? Magbabayad ka rin ba? Oo eh, sana pala inagahan ko kasi sobrang haba ng pila oh. Kaya nga, ako ang pamangkin ko lang ang pinabayad ko sa loob. Palabas na rin yun maya-maya. Teka nga muna, pumayat ka ata mare. Alam mo naman mare, sobrang maraming problema. Tsaka ilang taon na rin kami nag-iipon ni Ted para sa kasal sana namin pero laging nababawasan eh. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin kasal na nagaganap. Nako kaya pala, hindi ka pa buntis. Hindi pa mare, siguro hindi pa oras. Kailangan muna siguro naming magpakasal bago bigyan ng grasya mula sa itaas. Nga pala, maiba ako. Kailan ka lang umuwi? Sobrang sosyal mo na tingnan ah. Gaga, sosyal lang dito sa Pilipinas pero pagbalik ko na naman sa ibang bansa, losyang na naman ang lola mo. Kakauwi ko lang nung isang araw at babalik na naman ako sa susunod na buwan. Nga pala mare, munti ko nang makalimutan. Mabuti at nakita kita rito. Naghahanap kasi ng isa pang Filipina DH ang kapatid ng amo ko. Pwede kitang ipasok doon kung gusto mo. DH? Domestic helper ba yan, mare? Oo, tama. Mababait ang magkakapatid na yan. Kaya nga sobrang spoiled ko rin sa amo ko eh. Isa pa, kapag
sinunggaban mo ang pagkakataong to, mas mapapadali ang pag-iipon nyo ni Ted para sa kasal nyo. Ay naku, mukhang gusto ko ang ideyang yan, Mare, kaso... Kaso ano, baka hindi pumayag si Ted. Naku, kumbinsihin mo ng bongga ang asawa mo, Mare. Madalang na lang magkaroon ng mabait na amo ang mga kagaya natin gustong makipagsapalaran. Minsan lang dumating ang ganitong oportunidad. Tatanggihan mo pa ba? Napaisip si Erica sa sinabi ni Jessica. Gusto niya ring makipagsapalaran sa ibang bansa pero hindi niya alam kung makakaya niya ba ang ganoon kalayo. Hindi niya rin sigurado kung papayag ba ang asawang si Ted. Oh, nandiyan na palang pamangkin ko, Mare. Aalis na kami, ah. Basta pag-isipan mong mabuti ang alok ko at padalhan mo agad ako ng mensahe o di kaya itawagan mo ko. Ayun pa rin naman ang numero ko. At kapag nakapag-isip ka na at sakaling tatanggapin mo ang alok ko, tutulungan kita sa mga papeles mo. At ang pamasahe naman, ang magiging amo mo nang bahala dun para maikasabay naman ako pabalik ng ibang bansa, no? O siya, sige, Mare. Paalam nito at umalis na. Isang pilit na ngiti naman agad ang pinakawalan ni Erica at kumaway pa sa kaibigan na nooy papaalis na. Pagkatapos bayaran ng kuryente tubig ay hindi na muna nagpunta si Erica sa palengke. Umuwi na siya agad sa bahay nila at doon ilang oras na inisip ang naging alok sa kanya ni Jessica. Nang saktong mag-alas 5 naman at dumating na si Ted ay doon na siya tumayo at sinalubong ang nobyo. Paaga kayata ngayon, mahal? Sobrang dalang ba ng mga pasahero? Panimula niyang saa dito. Hindi naman. Naswertehan nga ako at may sumakay sa akin kanina. Medyo malayo ang pinaghatiran kaya binigyan niya ako ng 1,000. Kaya heto, umuwi ako ng maaga para sabay tayong maghapunan. Bumili na rin ako ng paborito nating lechon manok. Dumaan ako sa palengke kanina bago umuwi pero wala ka doon. Ang sabi naman nila, hindi ka daw nagpunta doon buong araw. Ay oo, sobrang haba kasi ng pila kaninang umaga, mahal eh. Kaya medyo napagod ako. Tsaka, nakauwi na din pala si Marin Jessica. Nakita ko kanina dahil nagbayad din siya ng kuryente nila. Talaga ba? Tiyak, bigate na yung kumare mong yun. Wala bang pasalubong galing sa kanya? Ikaw talaga, wala. Pero may inalok siya sa aking trabaho, Mali. Trabaho? Anong klaseng trabaho? Doon na nga ikinuwento ni Erica ang napag-usapan nila ng kumaring si Jessica kanina. Pansin naman niya ang pagkamot ni Ted sa kanyang ulo na para bang hindi na to gusto ang mga naririnig. Mahal, hindi ba't sobrang layo naman nun? Alam ko, kaya nga ipinapaalam ko to sa'yo ng maayos ngayon eh. Isa pa, babalik naman ako eh kapag natapos ang kontrata ko. Malaking tulong din to para sa atin, mahal. Para makapag-ipon tayo agad ng malaki nang sa gayon ay makasal na tayo. Hindi ka ba nagtataka? Sa 7 taon nating pagsasama, minsan ay hindi pa tayo nabibiyayaan ng anak. Paresa nating gustong magkaanak at wala naman daw may diferensya sa atin nang magpatingin tayo sa doktor. Siguro, kaya hindi pa tayo nakakabuo, mahal, ay dahil wala pa tayong basbas mula sa itaas. Paliwanag ni Erica sa nobyo. Kung sa bagay, pero parang hindi naman yata kaaya-ayang pakinggan kung ikaw mag-a-abroad samantalang ako may iwan dito. Ano ka ba? Kung may marinig ka mang mga ganyang usapan, hayaan mo sila. Wala naman silang ambag sa mga buhay natin eh. Ang importante, wala tayong tinatapakang tao. Sayang naman din kasi ang pagkakataon. Tsaka sabi pa ni Marin Jessica na mabait daw ang magiging amo ko dahil kapatid yun ang amo niya. Ilang saglit pang hindi nagsalita si Ted na para bang nag-iisip. Ilang sandali pa ay muli na nga itong nagsalita. O sige, papayag na ako. Basta, isang kontrata lang ang tatapusin mo, ha? Hindi na ako papayag na mag-renew ka. Hindi ko rin kayang nasa malayo ka, mahal, dahil nasanay na akong nandito ka lagi sa tabi ko. Oo, mahal, huwag kang mag-alala. Maski ako rin naman ay tiyak mahihirapan. Pero kailangan ko itong gawin alang-alang sa atin. Salamat, mahal. Niyakap ni Erica ang nobyo. Walang mapagsidlan ang sayang na darama niya ng hapong iyon dahil sa pagpayag ni Ted, kaya naman agad niya rin itong ipinaalam kay Jessica.
Kinabukasan na may nagpunta na si Jessica sa bahay nila para tulungan itong kumuha ng mga requirements na kinakailangang ipasa. Kinontak na rin ni Jessica ang kapatid ng amo niya para kumpirmahing may makakasama siya pagbalik ng ibang bansa. At matapos lamang ang ilang linggong pag-aayos ng mga papeles ay hinihintay na lamang nilang makaalis. Saktong nag-iimpake na rin noon si Erica para sa alis nila ng kumaring si Jessica. Mamayang madaling araw nang dumating ito sa bahay nila. Uy, mukhang handang-handa ka na dyan, Maria. Etong si Ted kaya, handa na ba? Wika nito, sabay sulyap kay Ted. Kailangan niyang maging handa, Mare. Para rin naman sa amin tong ginagawa ko eh. Para maikasal na kami pagbalik ko dito, ikaw, nakapag-impake ka na ba? Mamaya pa. Kaunting gamit na lang naman ang dadalhin ko eh dahil tatapusin ko na lang ang kontrata ko doon. Wala na akong planong mag-renew. Ano? Ibig sabihin kapag natapos ng kontrata mo, uuwi ka na? Iiwan mo na ako doon? Mare, ano ka ba? Ba't parang natatakot ka dyan? Masasanay ka din doon. Isa pa, ilang buwan pa rin naman ako doon, kaya tiyak masasanay ka na. O siya, dumaan lang ako dito saglit para i-check ka. Aalis na rin ako para makapag-ayos. Bye, Mare. Bye, Ted. Paalam nito sa dalawa at umalis na. Matapos mag-impake ay puso sa puso namang nag-usap si Ted at Erica. Inaamin nilang mamimiss nila ang isa't isa pero dahil wala naman silang magagawa kaya kailangan nilang tanggapin na lang ang lahat. Madaling araw na at unang nagising si Ted. Ginising itong nobya para makakain at makapagkape muna bago niya ito ihatid sa airport. Dinaanan naman din nila si Jessica kaya nagsabay na ang dalawa papuntang airport. Pagdating ay pumasok naman sila agad. Mangyak-ngyak pang naglalakad si Erica papasok sa eroplano dahil alam niyang mahabang taon din niyang hindi makakasama si Ted. Sobrang haba na ng 4 na taon para sa kanilang dalawa na ngayon lang pinaglayo. Sa awa ng Diyos ay naging maayos ang pagdating nila sa ibang bansa. Agad niyang nakilala ang kanyang amo at tulad ng sabi ni Jessica, sobrang bait nga nito. Hindi sila magkasama ni Jessica sa iisang bahay. Pero malapit lamang sila at isang sakayan lang, kaya kahit papaano'y nawawala ang pangamba ng dalaga. Araw-araw naman o sa tuwing may bakanteng oras si Erica ay tinatawagan niya si Ted upang ikwento ang lahat ng nangyayari sa kanya sa ibang bansa. Ganoon rin naman ang nobyo at kahit malayo sila sa isa't isa ay para pa rin silang nasa iisang bahay lang. Napapawi kasi ng tawag at FaceTime ang pagkamiss nila sa isa't isa. Hindi naging madali ang mga unang araw. At buwan ng dalaga sa kanyang trabaho at tunay ngang nakakahagard ang maging isang domestic helper. Pero kapag araw na nagsahod, ay nawawala otomatiko ang pagod na iniinta niya. Nakakapagpadala din siya ng medyo malaking pera sa asawa sa Pilipinas at sa mga magulang kahit papaano. Mahal, masyado ka na yatang pinapagod ng mga amo mo dyan sa ibang bansa ah. Tingnan mo nga ang sarili mo, hindi ka na nakakapagsuklay. Kung nandyan lang ako, sinuklayan kita eh. Wika pa ni Ted nang mag-FaceTime sila. Ayos lang to, mahal. Nasa bahay lang rin naman ako eh. Tsaka, ganito naman talaga dapat, diba? Para dumoble ng edad ko. Pagbibiro niya pa rito. Nga pala, mahal, bukas. Magpapadala ako ha. Yung 10,000. Ibigay mo agad kina mama para makapag-grocery din sila agad. Habol niya pa rito. Mahal, pwede bang wag ko na munang ibigay sa mama mo ang 10,000? May paggagamitan kasi ako ng pere, kung okay lang naman sa'yo. Saan mo gagamitin, mahal? Oo, okay lang naman. Tatawagan ko na lang si mama mamaya at sasabihin ko na sa susunod na sahod ko na lang siya bibigyan. Walang problema, mahal. Sigurado ka, mahal? Oo naman, o sige na, papatayin ko muna to ha, at may utos pa si madam. Mag-iingat ka dyan, mahal. Ikaw rin dyan. At pinatay na nito ang linya. Hindi naman maiwasan ni Erica ang hindi magtaka dahil kung nooy unay sinasabi pa ng asawa na wag nang magpadala dahil may kinikita naman siya sa pagpapasada. Pero ngayon, panay na ang hingi nito sa kanya.
Lagi nitong sinasabi na may pinagagamitan siya sa pera pero niminsan ay hindi nito sinasabi kung saan niya iyon gagamitin. Pero kahit ganoon pa man ay mas pinili na lang niyang wag na lamang iyong pansinin at magpatuloy na lang sa kanyang trabaho para makapag-ipon at makapagpadala ng pera sa Pilipinas. 4 na taon na ang lumipas at medyo malaki-laki na rin ang naitabi ni Erica. Para sa kasal na noon pa man ay pangarap na pangarap niya na. Binigyan din siya ng bonus ng kanyang amo bago makauwi pero hindi niya ipinaalam kay Ted ang araw ng pag-uwi niya dahil balak niyang sorpresahin ito. Ngunit sa pag-uwi niya ng Pilipinas, kasabay ang kasiyahan sa kanyang mukha para sa pinagplanuhang sorpresa ay hindi niya inaasahang siya pa pala ang masosorpresa dahil nang mga sandaling makapasok siya sa tahanan nila at dumiretso sa kwarto nila ni Ted, ay doon nakita ng dalawa niyang mata ang nobyong si Ted na nakikipaglumpungan sa isang babae na hindi pamilyar sa kanya. "Mga walang hiya kayo, mga hayop!" sigaw niya at agad sinugod ang babae. Tumayo naman si Ted at pinipigilan si Erica habang ang babae dali-daling nagbihis at kumaripas ng takbo papalabas. Sinampal-sampal naman ni Erica ang nobyo habang patuloy pa rin nagbabagsakan ang mga luha sa kanyang mga mata. "Erica, ano ba? Tama na!" sigaw ni Ted sa kanya. "Tama na? Hayop ka, Ted. Kaya pala sobrang dali lang nauubos ng perang pinapadala ko sa'yo buwan-buwan sa babae mo ginagamit. Wala kang utang na loob. 4 na taon ako nagtiis sa ibang bansa para sa ating dalawa. Pero ito lang susukli mo? Anong ginawa kong mali, ha? Bakit? Sinabi ko bang mga ibang bansa ka? Hindi ba't ikaw lang naman talagang may gusto na umalis? Masisisi mo ba ako, Erica? 4 na taon kang wala. Bilang lalaki may pangangailangan rin ako. Talaga ba? At inuna mo pa talaga yung kate mo sa katawan? Kaysa isiping mabuti kung anong mga ginagawa ko doon? Akala mo ba nag-i-enjoy ako doon? Nagtatrabaho ako, Ted. Kaya nga. Pero nagtatrabaho ka rin naman dito noon, ha? Mas sexy ka pa nga dito noon. Pero nung pumunta ka sa ibang bansa, naging losyang ka na. Sa tuwing mag-uusap tayo, para ka ng matanda. Hindi mo rin ako masisisi. Ah, ganon. O sige, ngayon din tawagin mo ulit ang babae mo. Sabihin mo sa kanya na dito siya tumira. Dahil aalis na ako sa bahay na to. Makikipaghiwalay na ako sa'yo, Ted. Ayoko na. Pinal na wika nito at iniwan na ang binat. Umalis siya at umuwi sa bahay ng mga magulang. Doon niya iniyak ang lahat ng sakit na nadarama niya. Kinomfort naman siya ng mga ito at sinabing hindi pa huli ang lahat para magsimula ng bagong buhay. Marahil hindi man iyon madali pero kailangan niyang gawin alang-alang sa ikapapanatag ng buhay niya. Iyon naman ang ginawa ni Erica at mas piniling magsimula ng panibagong buhay. Masakit pa man ang puso niya dahil sa pagtataksil ni Ted pero pasasaan ba't maghihilom din ang sugat na yun. Ginamit niya ang perang naipon niya para sana sa kasal nila pero dahil hindi na iyon mangyayari, kaya gagamitin niya na lang ito sa negosyong naiisip niya. Tila sinwerte naman siya dahil paunti-unti ay lumalago ito na nakapagbibigay na sa kanya ng malaking halaga ng pera. Dahil doon ay unti-unti nangang umaasenso ang buhay ni Erica at nagawa niya na rin ipaayos ang bahay ng mga magulang. At palagyan ng 2nd palapag na ngayon ay tinatrabaho na. Nakabili na rin siya ng sasakyan at dahil wala ni isa ang marunong mag-drive kaya nag-hire sila ng driver para kapag may lakad ang mga magulang niya o di kaya siya ay may masasakyan sila agad. "Sobrang layo na talaga ng narating mo, anak. Masaya kami ng papa mo para sa'yo." Wika ng ina rito. "Ako rin naman, ma. Sino ba namang mag-aakala na ganito palang magiging kapalit sa sakit na dinanas ko? Tunay ngang mabuti ang Diyos." Natigil naman agad sila sa pag-uusap nang may marinig silang nag-doorbell at nang tingnan iyon ni Erica ay si Ted ang naroon. "Anak, paalisin ko na ba siya?" tanong pa ng ina. "Wag na, ma. Haharapin ko po siya. Pero wag po kayong mag-alala. Hinding-hindi ko po siya papaapakin sa lupain natin." Pinal na wika nito at hinarap na ang dating nobyo.
Anong ginagawa mo rito? Panimula niya. Mahal, pasensya na, parang awa mo nang patawarin mo na ako. Hirap na ako yung tricycle na bundol ko, kaya ayun, may gasgas. Ayaw nang ipagamit ng may-ari. May kailangan din akong bayaran sa multa sa coaching na bundol ng tricycle na minamaneho ko. Mahal, walang-wala na ako ngayon. Pasensya na. Patawarin mo na ako, parang awa mo na. Iyak na pagmamakaawa nito. Bakit dito ka sa akin lumapit? Bakit hindi ka doon sa babae mo lumapit? Mahal naman, oo, nagkamali ako pero nagsisisi na ako. Sana hindi ako nagpadala sa tukso. Sana inisip ko ang pagsasakripisyo mo sa ibang bansa para sa kinabukasan natin. Kasi ngayon, masakit para sa akin na nakikita kang masaya habang ako lugmok na sa matinding kahirapan at kalungkutan ng pagiging mag-isa. Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo, Ted. Isa pa, huwag mo na akong tatawaging mahal dahil naaalibadbaran ako. Sige, tutulungan kita at bibigyan kita ng kaunting halaga ng pera. Pero wag na wag ka nang babalik pa dito dahil kapag nagpunta ka pa ulit dito, hindi ako magdadalawang isip na ipabarangay ka. Hindi na rin ako makikipagbalikan sa'yo dahil walang katumbas ang ginawa mo sa'kin. Gusto ko na lang makalimot. Makalimot sa sakit at makalimot sa'yo. Ngayon naiintindihan ko ng plano ng Diyos para sa'kin. Kaya hindi niya tayo binigyan ng anak ay dahil alam niyang wala kang kwentang tao. Kaya rin siguro laging nababawasan ang ipon natin noon para sa kasal ay dahil ayaw niya talaga akong magpakasal sa'yo. Dahil wala kang kwentang tao. At huli, ganoon pa rin. Pilit niyang inibang kwento ng buhay ko. Dahil wala kang kwenta. Sa madaling sabi, wala ka talagang kwentang tao. Pinal niyang wika rito. Masakit man para kay Erica na sabihin iyon kay Ted dahil kahit papaano'y may pinagsamahan din sila. Pero para sa kanya, wala nang pangalawang pagkakataon para sa mga taong mas piniling magluko kaysa maging matino. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Sakripisyo ng isang OFW.